naman tayo ng update mula po sa aking partner, Yusek Edu. May binuksan kayong tinatawag na pag-abot or pag-abot? Ano ba? Pag-abot. Pag-abot. Pag-abot, yes. Processing Center, ang DSWD, dyan po sa Pasay City. Ano naman ang aasahan ng mga kababayan natin dito, Yusek? Tama yun, partner. Nitong Lunes ay binuksan or ating pinasinayaan sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian itong ating pag-abot processing center dito sa Pasay. Ano, ito yung magiging kumbaga home base ng ating Oplan pag-abot, isa sa mga flagship programs natin para tumulong sa ating mga kababayang homeless, no? Ito, kung tawagin natin sila families and individuals in street situations, ito yung mga nakikita nating kababayan nating namamalimos sa kalye, mga palaboy, mga walang bahay na nakikita natin dito sa Metro Manila. Sila po'y tinutulungan ng DSWD para i-reintegrate sa kanilang mga pamilya. Sila rin po ay binibigyan natin ng immediate needs. Unang-una, syempre, pagkain, attention na medical, at iba pang mga assistance. Convergence ito ng mga programa ng DSWD para matulungan silang bumalik sa kanilang mga pamilya at iwasan na at umalis na sa mga mapanganib na mga kalsada natin. Alam naman natin gaano kapanganib ang ating kalsada, partner, ano? Especially sa mga vulnerable sectors tulad ng senior citizens, mga bata, at mga PWD, ano, yung nakikita natin na mamalimos sa kalye, talagang yan ating target dito sa ating programang pag-abot program, at dito sa ating processing center, dito sila napaprocess, at dito rin sila temporarily mananatili, parang halfway house ito, bago sila ma-reintegrate sa kanilang mga pamilya. Ilan ang capacity niyan, Yusek Edu? Yes, yeah, napakalaking facility ito. Meron siyang more than 160 rooms, no? Na kasha ang 4 to 5 tao per room, no? So more or less mga 600 to 700 person capacity itong facility na ito, which will already started operating mula nitong Lunes nga. Just the other day. Yes. Bagong-bago, yes. Parang hotel pa yung pakiramdam. Baka naman lahat pumunta dyan, yeah, ha? Yusek, eh, sino ba ang qualified talaga dyan? Baka yung iba gawing halfway house, yes, na alam sadya. Mo, tama. Ang ganda, ba? Eh. Ang facility na ito po ay para sa mga, ulitin natin, sa mga families and individuals in street situations. Ito yung mga kababayan nating mga walang tahanan, namamalimos sa kalye at mga palaboy. Sila po ay ating tutulungan ng inyong DSWD para ma-reintegrate sa kanilang pamilya. At hindi lang po yun, kung sila po ay babalik sa probinsya, yung iba naman po dyan, wala talagang pamilya. Sila po ay ating dinadala sa ating mga care facilities ng DSWD, ano, na nakasektoral po yan. May pambata, may pang-senior, may pang-DWD, may pambabae. Doon po para sa long-term care naman nila. Ito, halfway house lang talaga ito. 2 to 3 weeks lang sila dito mag-stay while processing their integration. So, hindi pwedeng tumagal yan ng isang buwan, yes, for example. Hanggang 3 weeks lang, yes, po, opo, kailangan ma-reintegrate na sila o mapauwi sa kanilang, yes, mga probinsya. Pag meron po dyan, kunyari, concerned citizen, may nakitang homeless, yes, na tutulog po sa daan, for example, ano po, saan po nila pwedeng dalhin? Yes, or sabihan yung tao na yun, oy, dito ka pumunta. Yes, pwedeng kontakin po ang DSWD. Pwede po kayo mag-message sa aming official Facebook accounts at Twitter accounts, sa ating mga social media accounts. At i-report nyo lang po doon at agad-agad meron kaming naka-standby po dyan. At regularly umiikot po actually 24/7 itong operations na ating mga social workers umiikot sa ating mga kalsada ng Metro Manila para mag-reach out operations. Yung po ang tawag namin para tulungan, magatid tulong dito sa mga FISS. At sila po ay binibigyan ng karampatang assistance, kabilang na dyan ang mga financial assistance, natuturuan po natin sila paano magsimulang umuli ng kanilang buhay sa probinsya at binibigyan po sila ng puhunan na pangkabuhayan. Livelihood assistance up to 50,000 po ang binibigay, pesos in cash ang binibigay po sa kanila para makapanimula po sa probinsya. Oh, basta umuwi sila sa kanilang mga probinsya. Yung bang dami ngayon ng mga ganyan, Yusek, kumusta? Dumami ba, kumonte, yung ating mga homeless o yung mga palaboy o mga namamalimos? Eh kasi mainit ngayon ang panahon eh. Yes, diba? Naisip ko baka kumonte yung mga... Actually, ang tama yung partner, kasi good question. No? Very seasonal ito, no? Seasonal itong mga... FISS na ito, tuwing bear months talaga dumadami yan, ano? Kapag nandyan Pagpasko. Bababa yung mga badyaw at mga kababayan nating IPs, ano?
darating sila para mamalimos or humingi ng pamasko sa ating mga kababayan at talagang seasonal, iba-ibang ano, number per month. Meron panahon na marami sila, may panahon na mas kaunti sila, pero just the same, kailangan po silang ma-reintegrate, matulungan, at mabawasan po yung ganyan sa kalye po. So maraming salamat sa update na yan. Congratulations sa bago niyong center, IUSEC Edu, dyan sa Pasay City.